Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 12. Nagulat si Kian Hendricks. Ano ang sinabi niya na nag-trigger sa kanyang emosyon ng ganito? Gusto lang niyang ma-realize niya na kukunin siya nito kung papayag siya na maging responsable siya sa kanya. Hindi niya sinasadyang ilagay ang buhay nito sa pagkaalipin. Binantaan siya nito dahil alam niyang ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ay ang mga batang iyon. Hindi niya sinasadyang saktan siya. Sinabi pa niya na dapat siyang patayin. Handa na ba siyang mawala ang kanyang buhay sa kanyang mga kamay? Ito na ang huling pagkakataong sasabihin niya muli sa kanya ang tungkol sa mga bata. Makikipag-ugnay siya sa kanya sa isang simpleng plataporma at hahayaan siyang makita ang mga bata kung gusto niya. Gusto niyang maglupasay at hawakan siya. Pero biglang sinabi ni Sabrina, "I hate you, Kian Hendricks de Silva." Mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, Kian Hendricks, I hate you. Higit na galit ako sa iyo kaysa sa kamatayang nag-alis sa mga magulang ko. Isa kang demonyo, Kian Hendricks, at hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Huminto si Kian Hendricks. She just cursed him. Ano ang ginawa niya sa kanya para igaran siya iyon? Mula nang makilala niya ito 4 na taon na ang nakararaan, nagawa lang niya itong mabuti. Hindi niya sinasadyang halayin siya ng gabing iyon. Siya lang ang nagligtas sa kanya. Nadroga siya ng aphrodisiac at siya pa ang nagpagawa nito. Pero sinumpa niya siya ngayon. Sa tingin ba niya ay sinira niya ang buhay niya? Kinamumuhian ba niya ito dahil sa pangyayari noong gabing iyon at sa resulta nito pagkatapos? Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng opisina niya. Darating ang pinakamagandang oras para ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay. Isang araw malalaman niya ang katotohanan ng gabing iyon. Pagkaalis ni Kian Hendricks kay Sabrina, natahimik siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ngunit nanatiling nakaupo. Bigla niyang naisip kung gaano siya kahina, at mahina na ipinakita niya ang sarili niya kay Kian Hendricks. Hindi ba't sinabi niyang malakas siyang babae pagkabalik niya galing abroad? Ganito ba siya kalakas? Hanggang dito na ba niya maipapakita ang kanyang lakas? Nasaan ang lakas ng isang babae sa kanya? Nasaan ang kanyang katapangan? Siya ay mahina. Siya ay talagang isang mahinang babae na hindi maaaring panatilihing mataas ang kanyang balikat at ang kanyang ulo ay nakataas. Tumayo siya mula sa sahig at bumalik sa tahimik na upuan sa likod ng kanyang mesa. Bakit siya kumilos sa paraang ginawa niya? Kukumpletuhin niya ang plano at magbibigay ng sorpresa kay Kian Hendricks. Nilakasan niya ang sarili at tuluyang nakalimutan na siya pala ang umiyak kanina. Pinaulanan ni Brenda ng insulto at pagmumura si Sabrina na parang nakatayo sa harapan niya ang tao. Wala kang ideya kung gaano ako nagtiis ng pagpapahirap at dalamhati, pagkatapos ng muling pagpapakita ng bagay na iyon. Sana tumigil na lang siya at hayaan akong mamuhay ng payapa. Pinahal ako ni Conrad hanggang sa muling nagpakita sa kanya ang iligal na anak na babae ni Daddy. Binabanggit lang ni Conrad ang pangalan niya sa tuwing nakikipagtalik siya sa akin. Hindi na niya ako tinitingnan, dahil meron na siyang Sabrina na nagpapasaya sa kanya dyan, reklamo ni Maya sabay punas ng luha. Ito na ang huling hagod na nakabali sa likod ng kamelyo, sigaw ni Brenda. Iisipin niya kung ano ang gagawin kay Sabrina na maglalayo sa kanya kay Conrad magpakailanman. Ngunit kailangan niyang kausapin ang kanyang anak tungkol sa layunin niya sa pag-imbita sa kanya. Pag-uusapan natin si Sabrina mamaya. Ngunit ang dahilan kung bakit pinasimulan ko ang tanghal iyan, Maya.
Kailangan nating pag-usapan kung paano ka magkakaroon ng sanggol na, sinabi ni Brenda. Bawat marriage ay gustong magkaroon ng anak. Ang marriage ng kanyang anak na si Maya ay hindi magiging exception. Napabuntong hininga si Maya. Matagal na niyang gustong magkaanak. Nag-aalala rin si Conrad. Hindi na niya muling pinag-uusapan ang tungkol sa mga sanggol sa kanya pagkatapos ng huling nabigong pagtatangka sa IVF. May idea ka pa, Mama. Nagpakita ng interes si Maya. Handa siyang yakapin ang anumang maaaring makatulong upang magkaroon siya ng sariling anak. I am suggesting surrogacy. Humanap ka ng babaeng makakatulong sa iyo na maipanganak ang bata. We get the baby and pay the woman off, mungkahi ni Brenda. Nagningning ang mga mata ni Maya. Oo, surrogacy. Bakit hindi niya naisip ito noon pa? Tuluyan na itong nawala sa isip niya. That's thoughtful of you, Mommy. I will be very interested in the surrogacy option, pagsang-ayon ni Maya. Natuwa si Brenda na isinasaalang-alang ni Maya ang kanyang mungkahi. Iisipin niya ang isang responsableng tao na hindi magdudulot sa kanila ng anumang problema. Dahil doon, naghiwalay sina Brenda at Maya at sinabi ni Brenda sa kanyang anak na makakahanap siya ng suitable candidate para sa surrogacy nang hindi nahuhulog sa mga kamay ng isang mapag-imbot na babae. Umuwi si Maya na nasisiyahan. Tatalakayin niya ito kay Conrad sa kanyang pagbabalik. Siya ay dapat na masaya na isang solusyon ay nakatitig sa kanila sa mukha. Naghanda siya ng masaganang pagkain at naghihintay na magsara si Conrad mula sa araw na trabaho at makauwi. Di nagtagal ay natapos ni Sabrina ang kanyang plan at i-double check ito upang matiyak na walang mga pagkakamali. Nagdraft siya ng isang sulat at ikinabit dito. Nang may natitira pang isang oras bago matapos ang araw ng trabaho, inayos niya ang kanyang mesa at inayos ang kanyang mga gamit. Pagbalik niya, aalis na talaga siya. Ang kanyang trabaho sa De Silva's Company ay opisyal na magtatapos. Kinuha niya ang plano at pumunta sa opisina ni President De Silva. Kumatok siya at sumagot ang malalim na panlalaking boses na nagsasabi sa kanya na pumasok. Pumasok si Sabrina na may hawak na plano at inilagay ito sa harap ni Kian Hendricks. Ito ang plano na plano ni President De Silva, maaari mong tingnan kung may kailangan para sa anumang pagwawasto, mungkahi ni Sabrina. Maaari ka nang umalis, sagot ni Kian Hendricks. Daanan niya ito sa kanyang kaganhawahan. Ngunit iginiit ni Sabrina at sinabing, I would appreciate it if you go through it now, otherwise, you might not find me later to make corrections. Inangat ni Kian Hendricks ang kanyang ulo at tinitigan siya. Sasabihin ba niya sa akin kung kailan dapat pumunta sa isang plano kapag marami siyang trabaho? Sabi ko, pwede ka nang umalis. Utos niya at bahagyang tumango si Sabrina. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Bumalik siya sa kanyang opisina at hindi nagtagal ay kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit sa isang malaking paper bag at umalis sa pagtatapos ng araw. Ilang oras pagkatapos ng maghapong trabaho, aalis na si Kian Hendricks ngunit nagpa siya na tingnan ang plano. Pagbukas niya sa unang pahina ay isang sulat ang nakita niya. Dumilat siya at pinulot ito. Nanlamig ang mga mata niya nang mabasa ang laman ng sulat. Resignation letter. Umalis si Sabrina sa kumpanya. Sa anong batayan? Umalis siya dahil sa kanya. Ilang beses niyang dinaanan ang resignation letter na binabasa ang bawat linya. Hindi katakataka na iginiit niya na dumaan siya sa plano at tingnan kung may mga lugar na dapat niyang itama. Napabuntong hininga si Kian Hendricks. Bakit siya galit na galit sa kanya? Wala siyang ginawang anumang bagay para sirain siya o masira ang kanyang imahe. Kung nahanap niya sana siya noong araw na iyon pagkatapos ng insidente ng gabing iyon, marahil ay hindi niya napagdaanan ang lahat ng naranasan niya. Gusto niyang ayusin ang mga sirang piraso ng buhay nito pero ayaw nitong bigyan siya ng pagkakataon. Si Sabrina ay isang bihirang asset sa kumpanya na hindi niya gugustuhing mawala siya sa kanya at sa kumpanya sa kabuuan. Dahil sa kalungkutan, isinara ni Kian Hendricks ang opisina nang hindi na muling nagsagawa ng plano. Pupunta siya sa mansyon ng De Silva kung nasaan ang kanyang mga anak. Ang mga batang iyon ang dahilan ng krus sa pagitan nila ni Sabrina.
Kung hindi lang sila nag-e-exist, malamang ay hindi niya nakilala ang babaeng nang gabing iyon ay direktang nakikipagtulungan sa kanya. Pumasok siya at hinatid siya ng kanyang driver sa mansyon ng De Silva. Habang naglalakbay doon, patuloy na sinulyapan ng driver ang kanyang amo mula sa rearview mirror at nakita siyang depressed. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi masaya ang president? Mukha siyang mayabang at tila hindi tinatanggap ang mga taong nanghuhusga mula sa malayo, ngunit sa totoong kahulugan, siya ay isang mahusay na tao upang makasama. Ang kanyang assistant na si Jasper ay madalas na nakikipag-ugnayan sa kanya bilang mga kaibigan. Friendly at mabait siyang kasama lalo na yung mga malalapit sa kanya. President De Silva, okay na ba ang lahat? Tanong ng driver pagdating sa parking lot ng mansyon ng De Silva. Kailangan niyang magtanong bilang nag-aalala tungkol sa kanyang amo. Bahagyang ngumiti si Kian Hendricks. Pinasahin niya ang tulay sa pagitan ng kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang driver at nagtanong. Ano ang pakiramdam mo kapag ang isang tao na minsan mong sinubukang tulungan ay hindi ka naiintindihan at napupuot sa iyo hanggang sa makita ka bilang kanyang sinumpaang kaaway? O ano ang mararamdaman mo kapag hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataong ipahayag ang iyong sarili? Nahanap mo na ba ang iyong sarili sa ganoong awkward na posisyon? Tanong ni Kian Hendricks. Napaiwas ng tingin ang driver. Napakahirap na kalagayan upang mahanap ang sarili. Umiling siya. Ito ay isang mahirap na kondisyon, at ito ay hindi kaaya-aya, sagot niya. Mahina siyang ngumisi at lumabas na hindi na muling nagsalita. Sinabi niya sa driver na mag-off para sa araw na iyon at kinuha ang susi ng kotse mula sa kanya. Pumasok siya sa bahay at wala siyang nakitang tao. Magtatanong sana siya nang dumating ang isa sa mga katulong upang ipaalam sa kanya na ang kanyang mga magulang at kapatid ay nasa football field. Nasaan ang aking mga anak? Tanong pa niya. Ang mga batang iyon ay ang tanging bahagi ni Sabrina na hinding-hindi niya bibitawan. Ang mga young masters ay naglalaro ng football kasama ang kanilang uncle, at ang iyong mga magulang ay ang mga manunood, ang tagapagbigay kaalaman. Tumalikod si Kian Hendricks at lumabas. Gusto niyang makita ang kanyang mga anak na naglalaro ng football. Mahilig din ba sila sa sports? Noon pa man ay pinangarap nila ni Jake na maging isang atleta. Hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang maliit na lalaki na tumatakbo sa field. Si Jake ay nagsusuot ng maikli at ang kanyang mga anak ay nagsusuot din ng magkaparehong sportswear. Ang kanyang mga magulang ay nagpapasaya sa kanila habang ang dalawang binata ay patuloy na tumatakbong hinahabol si Jake na may lahat ng kalamangan sa kanila. Minsan siya ay nakompromiso at hinahayaan silang kunin ang bola mula sa kanya at sila ay magdribble din sa kanya. Ito ay isang laro ng dalawa laban sa isa. Tumayo si Kian Hendricks at ngumiti. Mga kaibig-ibig na lalaki. How he wished Sabrina would see her kids feeling happy and free, while she was brooding over the fact that they are with him. Naglakad siya palapit at humila ng upuan para sumama sa dalawang manunood. Nakita siya ng kanyang mga magulang at ngumiti, bago ibinaling ang mga mata para panuuri ng tatlong manlalaro sa field. Hindi nagtagal ay umiskor ng goal si Jake at inihayag na nakakuha na siya ng 2 puntos. Naramdaman ni Kian Hendricks na niloko niya ang kanyang mga anak, at hinubad ang kanyang suit at sapatos. Hinubad niya ang kanyang long sleeve at pumunta sa field. Nakita siya ng kanyang mga anak na lalaki at tumakbo papunta sa kanya na sumisigaw ng dayo si Uncle Daddy. Sinungaling, I scored the goals without cheating, sagot ni Jake. Hindi niya maisip na sasabihin ng mga batang brats na ito na nangdayo siya bago ang kanilang ama. I'm here now. I will play for you, pagpapatahimik sa kanila ni June Exi Lee. Pumasok siya sa field para magsimulang maglaro para sa mga lalaki. Nagboluntaryo si Tim na maging referee at kinuha niya ang whistle mula sa kanyang lolo. Hinipan niya ito at nagsimula ang football sa pagitan ng magkapatid. Si Jake ay hindi kasing galing ni Kian Hendricks sa football. Nilalaro ni Kian Hendricks na nakayapak maliban sa medyas na suot niya. Maya-maya, pinalakpakan na siya ni Khalil, naka-goal na si Daddy. Siya ay tumatalon at ang referee ay hindi maalala na siya ay pumito.
Sa halip ay sumama siya sa kanyang kapatid at pinalakpakan ang kanilang ama at saka tumakbo sa field para hawakan ang kanyang mga hita. Isang tanawin na nagpatawa sa kanilang mga lolo't lola. "You guys are a bunch of bullies. You have bullied me both father and sons." Pag-ami ni Jake at umupo sa lupa, pinagpapawisan na siya at nagseselos nang makita niyang binuhat ng kapatid niya ang mga anak niya sa balikat niya, at tinawag silang mga champion. Pinahal niya ang mga lalaki mula nang makita niya sila. Alam niyang pamilya niya sila. Nais niyang magkaroon ng mga gwapong anak na tulad nila sa hinaharap, na magpapasaya sa kanya sa mga oras na ganito. Kinuha ni Kian Hendricks ang kanyang mga anak at umupo kasama ng kanyang mga magulang. Bumaba sina Caleb at Khalil mula sa mga bisig ng kanilang daddy, at pumunta sa kanilang mga lolo't lola. "My little cuties," hinila sila ng kanilang lola sa isang yakap. Hinalikan niya ang kanilang noo, at sinabing kailangan niyang hayaan ang mga katulong na maghain sa kanila ng juice. Sa ganoong paraan, hinawakan niya ang kanilang mga kamay at pinapasok sila. Maya-maya, ang mga batang lalaki ay pumasok sa bahay pagkatapos nila. "Ang gusto ko ngayon sa bahay na ito ay mga babae, gusto ko ng mga anak na babae mula sa inyong dalawa," wika ni Rosemary. Mayroon na siyang dalawang anak na lalaki at mayroon din siyang dalawang apo. Ang pamilya ay kulang sa isang babae. Iyon ang hinangad niya ngayon, at umaasang ikakasal na ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi pa niya kilala ang babaeng nagsilang ng mga kaibig-ibig na apo na mayroon siya ngayon, matutuwa siya kung ang kanyang panganay na anak na lalaki ay pakasalan si Yolanda sa lalong madaling panahon. Kaya naman naimbitahan siya sa mansyon ng De Silva. Kailangan nilang pag-usapan ang kanyang relasyon sa kanya. Ang mga magulang ni Yolanda ay nagreklamo tungkol kay Kian Hendricks, at nangako silang tutugunan ang issue. Hindi nagtagal at nag-announce na si Jake na aalis na siya. Tumayo siya at umalis. Hiniling niya na sumama sa kanya ang mga bata ngunit gusto daw nilang makasama ang kanilang ama. Hiniling ni Kian Hendricks na sabihin sa kanya ng kanyang mga magulang kung bakit siya inimbitahan sa mansion. Marami siyang dapat gawin noong mga panahong iyon. Si Antonio De Silva, ang ama ni Kian Hendricks ay tumahimik at humigop ng kape. Sinulyapan niya ang anak at maririnig na bumuntong hininga. "Anong nangyayari sa relasyon niyo ni Yolanda?" tanong ng kanyang ina na si Rosemary. Nais niyang maniwala na pawang mali ang mga akusasyon na ibinabato sa kanyang anak. Kumunot ang noo ni Kian Hendricks. Alam niya ito. Inimbitahan siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan at relasyon kay Yolanda. Alam na ng kanyang mga magulang ang kanyang paninindigan sa simula pa lang, ngunit naisip nila na susuko siya sa pagmamahal sa kanya. Hindi siya lumaki sa pagmamahal sa kanya na may kaunting nararamdaman para sa kanya, sa halip, nagsimula siyang hindi niya gusto sa bawat araw. Siya ay mayabang at masungit. Wala siyang pakiramdam ng paggalang sa mga magulang. "She's not his type of woman and besides, hindi niya taglay ang klase ng katawan na gusto niya sa mga babae. Hindi lang siya ang klase niyang babae. Walang bagay sa kanya ang nakakaakit sa kanya. Maaaring siya ay mula sa isang aristokratikong klase, ngunit hindi niya nais na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang babaeng wala siyang nararamdaman. Katumbas nito ang pagsira niya sa magiging kaligayahan niya at pati na rin sa kanya. Dalawang buhay na namumuhay bilang mag-asawa bago ang labas ng mundo ngunit isang estranghero sa isa't isa. May tanong ako sa iyo, Kian Hendricks," tanong ng kanyang ama na si Antonio. Sa halip na sagutin ng kanyang anak ang kanyang tanong, nanatili pa rin siyang parang isang taong nawala sa kanyang mundo ng mga pantasya. "Nothing special, Dad," simpleng sagot ni Kian Hendricks. "Nothing special because things are the way they have always been. Sinabi sa akin na pumunta siya sa kumpanya upang imbitahan ka para sa lunch, at tuluyan mo siyang iniiwasan kahit na sinabihan ka ng maaga." Tanong ni Antonio. Hindi pa nabanggit ni Kian Hendricks na lalabas siya para sa tanghalian, hapunan, o anumang uri ng pamamasyal kasama si Yolanda. Dahil engaged na sila, dapat ay palagi niya itong hinahayaan sa piling niya. Dapat silang pumunta ng mga lugar ng magkasama, at hayaan ang mga tao na makita silang mahal ang isa't isa.
Yes. Tinawagan niya ako at sinabi ko sa kanya na ako ay busy. Ngunit siya ay matigas ang ulo at nagpipilit na pumunta laban sa aking kalooban. So she deserved the treatment she got from me, sagot ni Kian Hendricks na may nakadikit ng ngipin at mumuso. Sinabi ni Rosemary sa mga batang lalaki na pumasok para sa pag-aaral. Nag-uusap ang mga matatanda, tatawagan niya sila kaagad. You are busy even during the lunch hour. How can you treat your fiancé like that, Kian Hendricks? Galit na tanong ni Rosemary pagkaalis ng mga bata. Mayroon akong trabaho at hindi ako interesadong mag-lunch. Hindi ito ang unang pagkakataon, mami. Ito ay isang bagay na ilang beses ko nang ginawa, depensa ni Kian Hendricks. Sinabi ng kanyang mga magulang na wala siyang tunay na dahilan para sa kanyang pagtanggi na sumama sa lunch. Dahil gusto ng kanyang fiancé na makasama siya sa tanghalian, wala siyang anumang dahilan para ipagkait sa kanya ang pribilehiyo. Dapat niyang bayaran ito sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang pamilya, at pagkakaroon ng oras sa kanila para sa tanghalian o hapunan. Kailangan niyang ipabilib sa kanyang mga magulang na siya ay isang karapat-dapat na son-in-law. Ngunit agad na pinawi ni Kian Hendricks ang ideya. Ano ang sinasabi mo, mami, na dapat akong pumunta sa pamilya Tan at gumugol ng oras sa kanila, upang patunayan sa kanila na karapat-dapat na pakasalan ang kanilang anak na babae? Babaeng wala akong nararamdaman. Bakit ko dapat lokohin ang sarili ko? Kung may nanlin lang sa akin, logical ba na niloloko ko rin ang sarili ko? Pakiusap, mami, daddy, ayusin natin ang mga bagay-bagay. Hindi ko mahal ang babaeng ito. Ayokong bigyan siya ng false hope. Gusto kong putulin ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Wika ni Kian Hendricks. Nagalit si Antonio sa kanyang anak. How dare he suggest na putulin na ang engagement niya? Itigil ang kalokohan, Kian Hendricks. Paano mo makakasama ang isang babae sa loob ng 2 taon bilang fiancé niya at pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa pakikipaghiwalay? Dumagundong siya. Gusto mo bang maging masaya ako o gusto mong mabuhay ako sa natitirang bahagi ng buhay ko sa pagsisisi? Tanong ni Kian Hendricks sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay napakalamig, pati ang mukha ng kanyang ama. Hindi nakasagot si Antonio sa tanong ng kanyang anak. Siyempre, gusto niyang maging masaya siya, pero hindi niya masasabi na ngayon kung hindi, sasabihin niyang hindi nakasalalay kay Yolanda ang kanyang kaligayahan. Kung sasabihin niyang gusto niyang mabuhay siya, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsisisi, kung gayon hindi siya isang mabuting ama. Pinahal niya ang kanyang mga anak ng higit sa anumang bagay sa mundo. Tiningnan niya ito ng masama na tingin. Paano ang aming negosyo at ang partnership na mayroon kami? Paano ang aming partnership sa Tan Group Company? Isinasaalang-alang mo ba iyon bago sabihin ang iyong sinabi? Tanong ni Antonio. Kaya dahil sa Tan Group Company, dapat ko bang ilagay ang aking hinaharap na kaligayahan, ang aking buhay, ang aking kasiyahan, at ng aking mga anak sa linya o laruin ito bilang isang ticket sa lottery upang mapanatili ang interes ng so because of the company? Daddy, kailan mo sinimulang ilagay ang interes ng kumpanya o pera kaysa sa pagmamahal mo sa akin? Mommy, bahagi ka ba nito? For heaven's sake, ang mga batang ito ay iyong mga apo at ang iyong dugo ay dumadaloy sa kanilang mga ugat. Mas pinapahalagahan mo ba sila kaysa sa kumpanya? Tanong ni Kian Hendricks. Nagkaroon ng nakakatusok na karayom na katahimikan. Walang sinuman sa mga magulang ni Kian Hendricks ang makasagot sa kanyang tanong. Nahuli niya sila sa lugar kung saan pinakamahirap tumakas. Nang makitang hindi siya sinagot ng kanyang mga magulang, nagpatuloy siya, "Tingnan ninyo ang mga batang ito. Saan mo naisip kung saan sila nanggaling? Nahulog sila sa langit at naging karapatan ng anak ko. Nakitulog ako sa isang babae. Kinuha ko siya for the first time na wala sa sarili niya at nagbuntis siya sa mga anak ko. Hindi ba dapat ako ang managot sa kanya? Hindi ko siya kayang gawing babae at ina tapos iiwan siya para magpakasal sa iba. Gagawin ko ang aking responsibilidad sa ina ng aking mga anak. Masusuklian ko si Yolanda sa pag-aksaya ng 2 taon ng buhay niya bilang fiancé ko. Hindi naman sana pero pinilit mo ako sa pangakong iyon,
at ngayon ako na ang makakabawi sa kanya. Ngunit kung talagang gusto mo siyang maging daughter-in-law, ipakasal siya kay Jake. Anak mo rin siya, pagtatapos ni Kian Hendricks. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mga anak, tumatawa sila sa kanilang mga lolo't lola. Goodbye Lola, bye-bye Lolo, bati ng mga bata. Naway pagpalain kayo ng langit, mga anak ko. Sagot ni Antonio na nakangiti sa kanila. I will miss you my sons, sagot ni Rosemary na ikinaway ang kamay sa kanila. Nakangiti siya at nanatiling nakatingin sa kanila hanggang sa makalabas sila ng pinto. Hinawakan ni Kian Hendricks ang pinto para makapasok sila. Pumwesto siya sa likod ng manibela at nagmaneho palabas ng mansion ng De Silva. Nakaramdam siya ng saya, parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Naglakas loob siyang tanggihan ang hiling ng kanyang ama sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ipinahayag niya ito sa kanila. Ilang buwan na niyang itinatago ang pagnanais para sa breakup bilang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ngunit ang presensya ng mga batang lalaki ay isang perpektong dahilan na ginamit niya. Kahit na kinasusuklaman siya ni Sabrina gaya ng sinabi niya, sinimulan niya itong gamitin bilang isang kalasag mula sa isang malungkot na unyon na gustong itulak sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung makikita niya si Sabrina sa lalong madaling panahon, makikipag-deal siya rito. Ito ay magiging isang symbiotic na relasyon. Nag-uusap ang mga batang lalaki at nagtatawanan sa daan. Nagpa siya siyang tanungin kung ano ang gusto nilang hapunan. Kung iyon ang gagawin ng cook, uuwi sila ngunit kung hindi, bibilhan niya sila ng hapunan bago umuwi. What do you want for dinner? Tanong ni Kian Hendricks na katingin sa kanila mula sa rearview mirror. Nagkatinginan ang mga batang lalaki. Hindi sila hiniling ng kanilang ina na pumili o magpasya kung ano ang gusto nilang kainin bilang pagkain. Anong sagot ang dapat nilang ibigay ngayon? Inihaw na manok at gulay, sagot ni Khalil. Inihahanda iyon ng kanilang ina nang madalas at gusto nila ito. Hindi na nag-abalang tawagan ni Kian Hendricks ang tagapagluto. Papakainin niya sila ng hapunan sa isang ShopRite, isang lugar para sa iba't ibang pagkain. Si Sabrina ay nag-iisa sa bahay. Namiss niya talaga ang kanyang mga anak. Pumunta siya sa kanilang silid at kinuha ang kanilang mga larawan sa kanyang mga kamay. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Wala na ang mga anak niya, naiwan ang trabaho niya, sa likod. Wala siyang kamag-anak maliban sa mga kaibigan. At sa kanyang kasalukuyang suliranin, ayaw niyang makasama ang sinumang kaibigan sa panahong iyon. Mananatili siya sa loob ng bahay at gagawa ng ilang pagdidisenyo. Gagawin niya ang iba't ibang mga draft ng disenyo at tingnan kung paano niya magagawa ang mga ito. Kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos sa kanya, aalis siya ng bansa at pumunta sa ibang lugar. But then, she would choose to forget about her kids completely. Nawala siya sa pag-iisip. Sa kabila ng panlulumaw, hindi na siya humihikbi, napagpasyahan niyang huwag umiyak. Habang pinagdaraanan ni Sabrina ang kanyang kasalukuyang suliranin, si Kian Hendricks ay nasa kanyang pag-aaral na tumatawag kay Jake. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Kadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Galo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua Pampanga San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evane Loha of Hong Kong, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fielda Liwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianney Casagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devora Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar,
Jane Zinyu of Riyadh City, Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Fe Cruz, Judy Char of Kuwait, Harna Baduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco of UAE, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juan Ilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL101, Reina Roque, Jamela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tambanilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villaris of Hong Kong, Banana Erics, Nympha Tolentino, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fierzos, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femali Gonlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rose May Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane of Macau, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Ordaneta, Pangasinan, Sunada Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Alcasim, KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Talon 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh, KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Chunli Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kailao, Sasi TV, Merlon Basarte, Charito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catenina, Lizel Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivillo of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong, Manang Mary's Channel of Oman, Rovlin Gamboa of Taiwan, Deds Adam of UAE, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Alia Garbawi, Sheila Rubio, Helen Santiago, Elvi Canlubo of Batangas, Concepcion Zingabo of Qatar, Imelda Palma, Josie Silva, Juliet Tamayo, Arlene Esdava, Vina Angeles, Rina Ayo, Vilma Laganzad, Lorna Bayunas of Qatar, Boots Gabriel, Gina Judy Adan, Catherine Asaha of Kuwait, Marshall Lemery of Israel, Luisita De La Cruz of Riyadh, KSA, Cynthia Neva, Francis Grace Villegas, Conchita Alcos Rage, Rhonda Carion, Neri Uy of Hong Kong, Miss B, Arceli Alvaro, Su Mendoza of Abu Dhabi, UAE, Dina Moises, Elsa Maestro, Razel Gin Kaliaen, Sydney Hasem, Sherlan Reneba, Gloria Balan, Rowena Blancada, Angelo Cabrera, Rose Bulak, Norlin Kalina, Jacqueline Pascual, Nanita Osada, Luz Templonuevo, Maricel Love of Doha, Qatar, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Hayane of Japan, Putri Bungso of Riyadh, KSA, June Gwinnett Igorot, Country Sounds of Hong Kong, Cheryl Pasakay, Gloria Abihiro, Jeff Felgayo, Tin Oronan Updates, Gina Olan, Hala Aguilan of UAE, Hani Habibi, Lena Palail, Merlon Thomas of Bahrain, Divina De Guzman, Vilma Abrim of Macau, Janine Castaneda of Kasantaan, Ordaneta, Pangasinan, Ray Jane Costa of Kasantaan, Ordaneta, Pangasinan, Marivic Maliosa, Emerita Ariola, Gloria Cha, Leonora Laban, Zenaida Abo, Analiza Soldana of Kuwait, Patsy CP, Daleth Acevedo, Remilin Saliat, Alan Van Dinter, Joe Melon Angelical, Mariam Hilario, Boleza Buenaventura, Margarita Lagumbay, Yams, Spice 221, Loleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Chiang Lo of Hong Kong, Alma Estorres, Madam Tinapay, Lorna Frialos, Melody Espanola, Jen Pitao of Qatar, Jennifer Bilo, Delia Quinine, Eileen Montalbo,
Elorde Rydedes Lincay of Hong Kong. OFW Adventures. Jeannie Maligon. Maricar Martinez. Jin Kyle Alonzo. Deds Adam. Sia Sumpo. Girly Gina. Rosie Pacquiao GC. Mary Jane Raluten. Grace Soko. Adnol Alod. Ruth Miru. Blessy Abitria. Maraming salamat po sa laging pagsuporta ninyo sa aming munting channel sa Dion Channel TV at Khalil TV. Ingat po lagi tayong lahat. God bless.